Intro agad ka! Intro! Ano kaya ang dahilan ni Coach Charles? Oh no! Oh no! Somebody grab a hold of John Amores! Oh no, Amores wanting to go after a fan and benches being thrown here. Oh no. All players, please proceed to the shaded area and draw down your respective benches. Both teams are advised to observe the proper bench in the corner. Grab a hold of John Amores. And the security making sure that they escort John Amores back to the dugout where he can no longer do any harm to anyone here out on the court. Grabe, nagit na iya ka. Hanap buhay na tayo ka. Ito ka si Ate Che is matagal na matagal ko ng customer talaga, as in. Super tagal. Gaya nga nung sinabi ko, hindi ka talaga babalikan ng isang customer kapag ka hindi sila satisfied sa mga pa-order ninyo. Hindi rin ako mahilig humingi ng feedback. Kayo na magbasa ka ng ano natin, conversation. Ha, kapagod na ako ah. Basta nakikita nyo man sa conversation lang ka, na kapag sabi ko ng budget, book yan agad ka. Walang ka problema ka. Walang ka, ay, ang mahal, yung ano, wala ka. Yan yung mga customer ko na bumabalik-balik sa akin na super mga galante rin. At ito na nga ka, ipapaibiwanag ko talaga sa inyo kung ano mga ginagawa ko. Gumagamit ako ng foil, kumuha ako ng parang 3 inches na stainless pala, stainless cutter. Kailangan kayo lang ka, kapag baker kayo, kailangan nyo yung mga stainless na ganyan, yung cutter na ganyan. Kasi mas maganda yun ipang-cut, wala siyang gilid, malinis yung pagkakakat ninyo. Kita nyo baga kung paano ko ginawa yung ano, yung foil. Inano ko, pinukpo ko ng rolling pin. Huwag nyo masyadong pukpukin ka. Kailangan medyo maano rin, bulky rin siya tingnan. Kasi kapag pinukpok nyo siya ng husto, napipit nyo siya ng husto, mabigat din yun. Para ka rin gumamit ng fondant. Unlike dito ga sa dahan-dahan lang yung pagpipit-pit, pero maganda yung pagkakagawa ninyo, magaan lang si fondant. Hindi basta-basta matutumba or malalaglag sa inyong mga cake na nakalagay sa taas. Kita nyo naman kayo, expectation, diba? And reality, ay, expectation pa lang ng cake natin. Mamaya na yung reality para ma-surprise kayo ba? Then, maliban doon sa kinat ko na kanina, kinat ko ulit, nagkat ulit ako ng isa para pantay na pantay. Ma-achieve natin yung mga sharp edges ng ating gulong. Ay, gulong pala. Hindi pala gulong ka, sorry. Drum pala, drum. Drum ba tawag dyan ga? Basta ganun na yun yung mga pang pok-pok-pok kapag nagkakanta. O, medyo seryoso muna tayo ga ha? Kasi para gusto ko nga kayo matuto. Kaysa magkakwento na magkakwento ako, hindi kayo natututo ga? Kasi nga nakapokus kayo sa voiceover ko. Unlike sa ganito, na-explain ko sa inyo, at least ma-apply nyo sa cake ninyo. O, ano gusto nyo, kalukuhan o ganito. Doon na sa intro tayo ga? Intro natin, mga 1 minute na lang ngayon ha? Kikahirap mag-isip ng intro ko ba? Para lang matawa kayo. Tapos yan ka, gumamit ako ng silver. Inanuhan ko siya para doon sa line. Ganyan lang ako gumawa ka ng drum set at yan yung tawag dyan ga. Basta yan na yan ah. Tapos ito ga, nilagyan ko ng tubig. Tubig lang talaga ginagamit natin. Nawasa, bumba. Pwede na ah. Pagdikit-dikit. Tapos 1 inches. Hindi ko na yung 1 inch pala. Sorry, inches talaga. Tama ba? Ewan ko ga. Bala na dyan. Tapos ayan na yung ating drum, 'di ba? Napakadali lang siyang gawin. Oh, abracadabra. Abracadabra. Oh, tapos na no. Oh, syempre sasayaw. Wow. Sound check. Hey, the best. DJ Shiar. Alam nyo na rin naman yung paneling method natin. Kumuha ko ng plato na size 9. Kaya yung 9 yung plato namin, kaya sinosobrahan ko ng konti kasi nga syempre may chocolate na. Kapag nilagyan natin ng chocolate yung size 9 na cake mismo, is kakapal siya ng konti. Kaya kapag ka nagkakat ako, medyo may allowance. Then pati ito rin yung ating ano, yung ating fondant na pasa gilid, kailangan na saktong-sakto para hindi na kayo magkakat sa taas. Kasi pag magkakat pa kayo sa taas, may tendency na hindi pantay yung pagkakat ninyo, pangit tingnan, nakikita yung dugtungan. Basta ang pangit tingnan talaga na may nakikita kang dugtungan. Pero kapag ka naman ganun, halimbawa may nasobra, tapos ikakat nyo siya, ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng small amount of water. What the? British accent na ako ngayon ga. Diyos ko. Then, di ba, yun na yun. Tapos lalagyan nyo na, ipupunasan nyo ng brush para matanggal yung mga edges ng dugtungan nga ng ano natin, ng ating fondant para mas magandang tingnan. Tapos, lalagyan nyo ng konting cornstarch, saka nyo gagamitin yung side smoother. Nakita nyo yung side smoother na ginagamit ko, yung parang pa-si siya na parang, basta gano'n na yun ga, nakikita nyo yun madalas. Hindi ko naman kasi makita. Ano yun siya? Baka may singit ko pa maya sa video. Ito pala yung ano, side smoother. Ayan yung side smoother natin.
Bili kayo ng ganyan ga, fondant smoother, side smoother para maganda yung kakalabasan ng fondant ninyo. Then ito naman yung ating stacking. Nag-stack na ako ng cake. Alam niyo na rin kung paano tayo mag-stack. Lima-anim sa baba. Bago natin ilalagay yung ating pangalawang, yung sa taas, yung sa upper tier natin. Make sure na mayroon siyang eco board sa ilalim na nakabalot ng foil. Kailangan nyo rin balutan ng foil kasi nga kapag hindi nyo binalutan ng foil ang ilalim ng board tapos dumikit doon sa fondant, pangitingnan yung karton para nakadikit sa cake, baka magalit naman si customer noon. Then ito na nga guys yung sa fondant natin sa board, make sure na kapag yung pinagayahan ni customer na may balot sa board, balutan nyo rin siya kung ano yung kulay na nilagay para mas maganda, mapa-icing, di ba? Ginagawa ko, naturo ko na sa inyo kung paano gawin yung icing lang tapos mayroon siyang board na balot para mas kuwang-kuwa mo yung cake. Sabi nga ng isang chef ni Chef Alvin na kasi, kapag yung cake na sa competition ka, walang balot yung board mo, parang consider siya na hindi pa unfinished yung inyong mga cake. Uy, English na naman. At ito ka, nakita niyo yung dental floss, ginamit ko siya para pang ganun. Make sure na gamit na yung dental floss ha, bago nyo gamitin sa cake para masaya. Joke lang. Tapos ayan ga, nilagyan ko siya ng dental floss, pinaano ko, para kasi mayroon akong guide na doon ko i-guide na mailagay ko yun yung parang sinturon na yan. Kasi may time na kapag may mga sinturon yung cake, mahirap siya ipantay. Lalo na nakadikit ka sa cake, hindi mo nakikita yung layo. Tingnan mo sa akin, medyo pantay yung pagkakalagay ko. Most of the time kasi na hindi ko pa siya nakukuha yung technique na magguguhit muna ako. Noon yung mga ganyan ko, yung parang sinturon ko istabingi, pangit talaga tingnan kapag ganun ga. Yan nga, sabi ko sa inyo rin ga, oh, hindi ako magaling sa topper, kaya Diyos ko po, ducks naman yung nagawa kong lalaki. Ayun, medyo malaki, nakaulbo yung itlog niya ga. Ewan ko ba yan ga, kung saan nga nagulbo yung itlog niya, oh, kitang-kita kahit malayo. Tapos yan yung damit niya, is binalutan ko pa ulit ng isa. Inulit ko actually yung kanyang pantaas kasi nga hindi ako satisfied. Pag hindi ka satisfied, hindi ka happy, make sure na ulitin mo talaga yung mga topper. Kahit gaano mo katagal or kahirap mo ginawa yan, ulitin mo siya pagka hindi ka masaya. Kasi nga tawag dito, ikaw nga mismo na baker, hindi masaya sa ginawa mo, palagay mo magiging masaya or magiging satisfied yung customer mo. Diba? Oh, isipin mo yun. Kaya ginagawa ko ga, kahit tawag dito, kahit matagal ko siyang ginawa, pagka hindi ako masaya sa ginawa ko, kahit uulitin ko talaga kahit mahirap. Ayan ga, umulit ako ng kamay niya. Kaya lang pag gawa ko dyan ng kamay ga, buy shit talaga ga. Ang ginawa ko ga, baliktad na naman. Dalawang kaliwa yung nagawa ko na kamay. Hinti talaga. Yan talaga ako ga, struggle sa mga kamay, sa mga muka. Yan o, baliktad daw. Supposed to be, it's right. It's left. Not right. My God, langga. Kaya ang ginawa ko ga, inikot ko yung kamay niya ga. O, diba? Kaya may parang curve, nagiging nagkaroon siya ng konting muscle doon sa kanan. Kasi nga, inikot ko na lang. Diba masaya? Tapos ayan yung mga gitara, tsaka yung mga nota. Sabi diba dun sa conversation, napalitan daw yung ibang design ng ganito. Related nga sa, related sa music, sa theme, ng cake. Kasi nga dun star ang nakalagay. Nilagyan ko siya ng mga nota kasi as per client, yun talaga yung gusto niya. Then syempre, mahilig sa musika ata to si Kuya Joey. Tapos nakalimutan ko rin dyan ga, yung happy birthday honey Joey. Joey ba yan? Joey? Oo. Nakalimutan ko. Pero okay lang yan. Happy naman si Ate Che. At syempre may feedback yan siya. O, nakita nyo na ang ganda diba ng cake nakakalabasan. Tapos kapag sharp edges or paneling method, ang ganda rin ng pagtitingnan nyo yung cake, ang ganda ng pagkakagawa natin ng cake talaga. Wow, sosyal. At ito yung expectation natin. Siyempre, ito yung reality na natin na cake. O, diba? Bongga. At siyempre, may feedback. O, diba? Hindi ako humingi ng feedback. Nakikita yun yung conversation namin. Gang, sobrang pinasaya mo ako. Thank you so much. I love you na pa. I love you si Ate Chi. Si Ate Chi, customer ko talaga to. Sabi niya sa akin, wag mo akong tawaging ma'am, Ate Chi na lang. O, diba? Super saya rin daw ng kanyang anak. O, sinimulan ko to. Walang naniniwala sa paligid ko. Pero sila naniwala kasi nga magandang produkto ang aking naipoprovide sa kanila. At pabalik-balik sila. Ilang taon na. O, diba? Bongga. Follow my page lang gahan. Ugay kalipat.